Dr. Jose Rizal, malamang ikilala mo kung sino ang taong ito. Si Jose Rizal ang kinikilalang pambansang bayani nating mga Pilipino dahil sa kanyang mga ginawa sa ating bayan. Si Rizal ang isa sa kinikilalang lumaban sa mga Kastila upang maipaglaban ang bansang Pilipinas. Kilala ang pamilya ni Rizal bilang Katoliko at pinalaki itong mayroong takot sa Diyos. Dahil sa dami ng kanyang naitulong upang makilala ang bansang Pilipinas, hindi maiiwasan na hanggang ngayon ay mayroong malakas na naniniwala sa kanyang kakayahan. Ito ang samahan na tinatawag na Rizalista. Ano nga bang paniniwala ng samahan na ito? Halina at ating alamin. Pero bago tayo magsimula, alam ko marami sa atin ang Kristiyano, whether Katoliko o Eastern Orthodox. Pero as a human being, huwag po tayong magkalit o kutsain ng ibang relihiyon dahil taliwas lamang ito sa paniniwala natin. Please po, be a decent person kahit man lang dito sa comment section. Magawa mong respetuhin ang paniniwala ng iba. And no, hindi po ako isang Rizalista. Para naman sa Rizalista, kung may mali po sa impormasyon na aming nakalap, please let us know at ipipin po natin yan. Pag too much wrong info, hindi po ako mangingiming i-take down ang video at i-re-upload with the correct info. Pero kapag konti at kaya naman sa pinned comments, kakawin po natin yan. Ang topic natin ngayon ay ni-request ni Gerald Catis. Bago natin puntahan ang pinaka main topic, kilalanin muna natin kung sino bang sinasamba ng mga taong ito. Si Jose Portacio Rizal Mercado y Alonso Riolanda de Quintos. Grabe, ang haba. Para sa mga hindi nakinig sa kanilang guro noong itinuro ang buhay ni Rizal, ipinanganak ito noong June 19, 1861 at namatay noong December 30, 1896. Mula sa kanyang mga magulang na sina Francisco Rizal Mercado at ang kanyang ina na si Teodora Alonso, ipinanganak ang 11 magkakapatid. Para sa mga hindi nakakakilala sa mga kapatid ni Jose, nariyan ang kanyang ate na si Saturnina na siyang pinakamatanda, ang nag-iisa niyang kuya na si Panciano, sinundan ni Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad. Si Jose ay ang pampito sa magkakapatid. Sinundan nito ang kanyang kapatid na si Maria. Ang kanyang pangalan na Jose ay mula mismo sa isang santo na ipinangalan sa kanya ng kanyang ina. Ang taong ito ay nag-aral lang naman mula dito sa Pilipinas hanggang sa makapunta ito sa ibang bansa. Nag-aral ito sa Ateneo Municipal de Manila, University of Santo Tomas at Universidad Central de Madrid na kung saan iginugol niya ang kanyang buhay sa pagsusulat ng mga tula, kwento, pag-aaral ng medisina at filosofiya. Si Rizal ay kilala bilang isang tao na nakakapagsalita ng halos 27 languages at hindi lamang ito basta manunulat. Isa din itong manguukit at athlete. Marunong din ito ng martial arts, fencing at pistol shooting. Hindi na din lingid sa iyong kaalaman na madaming naging babae ang ating pambansang bayani. Hindi lamang dito sa Pilipinas, ngunit maging sa ilang bansa na kanyang pinupuntahan. Ang pinakahuli niyang kasintahan ay si Josephine Bracken na kung saan nakilala niya nung nagpapagamot ang ama nito ng kanyang mata kay Rizal nung ito ay mapunta sa dapitan. Ang dalawang ito ay nagkaroon ng anak ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito nabuhay ng matagal. Dahil na din sa pagtutuligsa nito sa mga Kastila, ito ang naging dahilan upang pag-initan nito ng mga Espanyol at naging dahilan upang mapatay ito. Mapunta na tayo sa samahan na nabuo ng mga taong labis ang paniniwala kay Rizal. Ang paniniwala ng mga taong ito patungkol kay Rizal ay isa itong santo o hindi naman ay isang makapangyarihang nilalang. Tulad na lamang ng ilang mga relihiyon, ang samahan na ito ay mayroong iba't ibang paniniwala. Hindi lamang ito iisang samahan, ngunit iba-iba din ang sekto na binubuo nito at iba't iba din ang panahon kung kailan ito nabuo. Ang ilang mga sekto na nabuo ng mga taong ito ay mayroong pinaniniwalaan na si Rizal hanggang ngayon ay nabubuhay pa. Malakas ang paniniwala ng mga taong ito na si Rizal ang tutulong sa kanila upang maiahon sila sa kanilang kahirapan. Ang iba naman ay naniniwala
na ang Kristo na pinaniniwalaan ng mga Katoliko at Kristiyano na bumaba muli sa lupa upang maging si Rizal. O hindi naman ay si Rizal ay ang pangalawang anak ng Diyos na ipinadala nito sa lupa. Ayon sa ilang mga taong kumikilala mismo sa samahan na ito, kinikilala ng ilang mga tao si Rizal bilang Diyos ng mga pre-Spanish Malay religion. Samantalang ang iba naman ay kinikilala lamang si Rizal bilang gabay sa kanilang espiritual na buhay. Ang ilang mga sekto ng mga Rizalista ay may paniniwala na mga taong naging parte ng Revolusyon ng Pilipinas ay reincarnation ng kinikilalang mga Kristiyano katulad nila Virgin Mary at ibang mga apostol. Ang mga taong maniniwala at sasamba sa mga taong ito ay maililigtas sa sandaling sumama ito sa kanilang samahan. Ang samahan ng mga Rizalista noong taong 1920s hanggang 1930s ay hindi pa rehistrado o hindi pa kinikilala bilang isang relihiyon. Ngunit maraming tao na ang nakarinig dito. Sa panahon natin ngayon, ang mga kilalang rehistrado bilang isang relihiyon ay ang mga Spiritual Filipino Catholic Church, samahan ng tatlong persona Solo Dios, Iglesia Sagrada Filipina, Ciudad Mística de Dios, Watawat na Lahi, Adamista, at Bathalismo. Kung hahanapin ang pinakahimpilan ng mga ganitong samahan, makikita sa Calamba, Laguna na kung saan probinsya mismo ng bayani. Sa Quezon Province naman, makikita ang ilan na nakatayo lamang sa paanan ng bundok Banahaw. Pero hindi lamang ito locally, meaning hindi lamang sa Pilipinas. Ang ibang mga tao ay pinalaganap na sa iba't ibang parte ng mundo ang kanilang paniniwala na si Rizal ay isang Diyos. Ayon sa pagsasaliksik, ang kinikilalang pinakaunang samahan ng mga Rizalista ay ang tinatawag na Iglesia Watawat ng Lahi. Ito ay binuo nila Reverend Father Luis Fabregar at Jose Valenconoza noong Disyembre 25, taong 1936. Ang pinakalugar ng samahan na ito ay makikita sa Calamba at halos nakabuo na ng 100 chapter o 100 pang samahan na makikita sa bansang Pilipinas. Noong 1980s, dumami ang naniniwala sa ganitong samahan at umabot sa halos 100,000 katao ang nagpa-convert mula sa kanilang dating relihiyon at noon din ay naging isang Rizalista. Pero ayon sa ilang mga balita, noong taong 2012, dumami din ang nagpatanggal upang umalis sa kanilang samahan. Ayon sa paniniwala ng Iglesia ng Watawat ng Lahi, si Rizal ay nakaligtas sa pagbaril sa kanya sa Bagong Bayan at hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin. Naniniwala mga ito na si Rizal ay namumuhay sa Mount Makiling. Bago tayo magpatuloy, nag-subscribe ka na ba? Kung hindi pa, well, ano pang hinihintay mo at huwag mong kalimutang i-turn on ang bell notification para lagi kang updated. Bukod pa sa paniniwala ng mga taong ito na buhay pa hanggang ngayon ang pambansang bayani ng Pilipinas, alamin pa natin kung ano-ano pang ibang paniniwala ng mga tao o ng samahan na ito. Ang doktrina o ang kanilang paniniwala ay base sa turo ng mga Roman Catholic at hinaluan din ng pagiging nasyonalismo ng Pilipinas. Ang kanilang pagtuturo ay kanilang binibigyan ng halimbawa base na din sa mga naisulat na akda ng bayani. Naniniwala din ang mga ito na naiisip mismo ng mga magulang ni Rizal na pangalan ito ng Jovarex Al. Ngunit ang pangalan na ito ay masyadong malapit sa pangalan ni Jesus na Jesus Christ. Kaya't Jose na lamang ang binigay na pangalan sa sanggol na si Rizal. Hindi lamang itong kanilang paniniwala, ngunit naniniwala mga ito na hindi talaga anak ni na Francisco Mercado at Teodora Alonso si Rizal. At ito ay nakita lamang nila sa isang lugar. Ang pinakaunang preacher o tagapagsalita ng samahan na ito ay tinatawag na banal na tinig o holy sound. Naniniwala mga tagapakinig na ang kanilang tagapagsalita ay nakakausap pa si Rizal sa tuwing ang mga ito ay pumupunta sa bundok ng Makiling. Hindi lamang ang pagkabuhay ni Rizal ang mahalaga sa mga taong ito, ngunit mahalaga din na ipagdiwang ang kanyang kamatayan sa kanilang tinatawag na Misa de Tres. Ang pagdiriwang ay para sa tatlong bagay, sa Bulaklak, sa Bantila at sa Parada. Bukod pa sa ganitong araw, mahalaga din ang ilang national holidays na rin ang mga bagong taon, Chinese New Year, Philippines Independence Day at ang ating National Heroes Day, Bonifacio Day at ilan pang mga national holiday.
hindi katulad ng Kristiyano na nagdiriwang lamang ng Pasko tuwing December 25. Ang mga ito ay nagdiriwang ng Pasko tuwing October 3. Ito ang buwan at araw na kanilang pinaniniwalaan na kapanganakan ni Jesus. Ang mga ito ay nagbabasa din patungkol sa isang libro na kanilang kinikilalang Sugong Kayumanggi o ang Brown Messenger, na kung saan pangalawa sa pinakamahalagang libro sa kanilang samahan. Kung ang Katoliko at ang iba pa mga naniniwala kay Kristo ay naniniwala sa sampung utos, ang mga Rizalista ay naniniwala lamang sa tatlong mahalagang utos. Ang tatlong utos na ito ay ang pagmamahal sa kanilang Diyos, sa tao at sa kanilang kinabibilangan na lipunan. Naniniwala din ang mga ito na dapat mahalin at pangalagaan ang kalikasan na kanilang pinapahalagahan. Kung ikaw ay isang pari na nag-aaral ng turo ng mga ito, maaari kang mag-asawa at kailangan din na magsilbi ng halos 5 taon. Ang mga pari na ito ay hindi nakakatanggap ng bayad, ngunit ito ay sinusuportahan lamang ng mga ilang miyembro na nais magbigay ng pera. Idagdag na din ang kanilang pagsusot ng isang damit na ang kulay ay katulad ng nakalagay sa watawat ng Pilipinas sa tuwing sila ay nagdiriwang ng kahit anong religious celebrations. Noong matapos ang taong 2000, na kung saan hindi pa nagunaw at nawasak ang mundo ayon sa kanilang paniniwala, marami ang umalis na miyembro mula sa samahan na ito at iniwan ang paniniwala na si Rizal ay isang tao na kailangan sambahin. Kung nais mo namang sumali sa ganitong samahan, ay kailangan mo lamang magkaroon ng matibay na paniniwala sa mga bagay na kanila ding matagal nang pinaniniwalaan. Kung pagkukumparahin natin ang dalawang ito, makikita na sila ay namatay dahil sa kanilang matibay na paniniwala. Si Jesus, matibay na naniniwala at nananalig sa Diyos. Si Rizal naman, sobrang pagmamahal sa bayan. Naniniwala mga Rizalista na kung si Jesus ang matatawag na Mesaya, Sugo o tagapagtanggol ng bayan ng Israel, kinikilala nila na si Rizal ang ibinigay ng Diyos sa Pilipinas upang maging tagapagtanggol nito. Pinaniniwalaan na si Jesus ay ipinanganak sa Asia at maging si Rizal. Ang dalawang ito ay ipinanganak sa bayan na kung saan pinamumunuan ng mga gustong sumakop dito. Ayon pa sa ilang mga taong nagkukumpara sa tunay na anak ng Diyos at sa pinaniniwalaang pangalawang anak ng Diyos, ang dalawang ito ay hindi tumitingin sa pagkakaiba ng estado ng buhay ng mga tao, kung ano ang edukasyon na kanilang nakuha o kung anuman ang kanilang lahi o kulay. Kung si Jesus ay nakakagamot dahil sa kanyang matibay na paniniwala, si Rizal naman ay nakakagamot dahil sa kanyang kaalaman na kanyang natutunan sa eskwelahan. Ang dalawang ito ay dumaranas ng pangungutya sa kanilang mga kalaban bago pa ito mapatay ng kanilang mga kaaway. Ito ay pawang research lamang. Ito po ang pagkukumpara ng isang Rizalista kay Jesus. Kung tatanungin kung ano ba ang tingin ng mga Rizalista kay Rizal, ayon sa research, hindi alam ng karamihan sa Pilipino na si Rizal ay minsang idineklarang santo ng Philippine Independent Church at minsang binigyan ng halaga ang kanyang pagkapanganak. Ayon sa ilang paghahanap ng impormasyon, noong taong 1902, kinilala si Gregorio Aglipay bilang founder ng Philippine Independent Church o Iglesia Filipina Independiente. Ang samahan na ito ay hindi sang-ayon sa mga kaparian na nabubuhay noong mga panahon na yon at makikita din sa tabi ng kanilang altar ang watawat ng Pilipinas upang mapakita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa mga bayaning kumakalaban sa mga Espanyol upang makuha ang kalayaan na tinatamasa ng Pilipinas. Isang Spanish Filipinologist at isa ding biographer sa buhay ni Rizal na si Wenceslao I. Retana at sa kanya din unang narinig ang pagkilala kay Rizal bilang isang santo. Mula sa isang akda na inilabas noong 1907 sa bayan ng Madrid na Proceedings of Canonization of the Great Martyrs of the Country, Dr. Rizal and Father Burgos, Gomez and Zamora. Ang pagkakilala na ito ay nilagdaan nila Gregorio Aglipay, ang Secretary General Bishop Isidoro Perez of Cagayan, Bishops Ponciano Manuel of Pangasinan, Gregorio Dizon of Zambales and Pampanga, Fortunato Clemenya of Cavite, at Ramon Farolan of Abra. Ayon sa pagkukonekta kay Rizal at Aglipay, malaki ang impluensya na naibigay ni Rizal kay Aglipay upang maging isang pari. Si Aglipay din mismo ang nagbigay ng titulo kay Rizal bilang Glorious Apostle at Wise Apostle ng Diyos. Ngunit sa panahon ngayon,
hindi na makikita mga larawan, mga bayani at ang watawat ng Pilipinas na nakalagay sa altar ng Philippine Independent Church at hindi na din nila kinikilala si Rizal bilang isang santo o mataas na tao. Ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang paniniwala patungkol sa gusto nilang kilalani na Diyos. Kung mapapansin ay wala namang masamang ginagawa at walang ritual patungkol sa pagpatay ng tao ang samahan na ito. Hindi sila nangingidap, hindi sila nag-aalay ng sanggol sa demonyo o sa diablo, hindi rin sila nagnanakaw, hindi sila nakakaabala. Kaya't walang dahilan upang sila ay huskahan dahil lamang sa pagkakaiba ng iyong paniniwala kumpara sa paniniwala nila. Para sa iba, si Buddha ang kanilang Diyos, si Allah na kinikilala ng mga Muslim at si Jesus na kinikilala ng mga Kristiyano at sa mga Rizalista, si Rizal. Mula sa mga kakaibang nilalang, mga diwata, mga halimaw, mga tao na ginawang santo dahil sa kanilang nagawang mabuti sa kanilang bayan at pagtatanggol sa mga taong nandirito. Ang paggalang sa paniniwala ng iba ang atin na lamang magagawa. Kung iisipin, hindi ka naman nila pinipilit na umanib sa kanilang samahan, so chill ka lang. Sa panahon ngayon ay halos 200 na ang grupo ng mga Rizalista ang makikita sa Calamba, Laguna. Kinikilala man itong isang kulto sa ating bansa. Tandaan na ang mga ninuno ng mga Pilipino bago dumating mga Espanyol ay sumasamba lamang sa iba't ibang mga nilalang at mga espiritu. It's up to you kung ano ang magiging tingin mo sa samahan na ito. Pero Bula Lord, sabi sa Biblia, teka, bago mo isipin yan, kagaya nga ng sinabi ko kanina, may kanya-kanya tayong paniniwala. Hindi mo pwedeng ipuwersa ang isang Biblia sa isang Buddhist o sa isang Muslim dahil sila ay may sariling banal na kasulatan. What I ask is respect each other's belief. Hindi mo pwedeng gamitin ang paniniwala mo laban sa paniniwala ng iba. Be decent enough and respect each other's belief. Sa mga magko-comment patungkol sa kanilang relihiyon at magsasabi ng masasakit na salita, it only shows who you are.